Okay, so kumusta YouTube? So welcome sa bago nating episode. So sa video natin ngayon, magbibigay tayo ng tips kung paano gumamit ng triple bird. Okay, so without further ado, let's go! Okay, so yung pinakauna nating tip, tip number one is positioning. Okay, so sa triple bird, napaka-importante ng positioning, no? So dapat isipin nyo sa positioning is kung ano yung early game cards nyo, tapos mid game hanggang sa end game cards nyo. So isipin nyo kung ano yung pwedeng mawala sa deck nyo sa early game na hindi siya malaking kawalan sa mid to end game. Okay, so sa case ng team natin is eto. Meron tayong ibon dito na may Grandmas Fan tsaka Pink Chick. So itong Grandmas Fan tsaka Pink Chick is malakas lang sila sa early game kasi yung Grandmas Fan is makakapag-eliminate ng mga summons kung summon type yung kalaban natin. Tapos yung Pink Chicks makakapag-draw ng card kung sakaling halimbawa tatlong disable yung nabunot natin, pwede nating palitan. Tapos mas maganda na yung mid lane tas back lane natin is merong mga itlog para ma-redirect natin yung damage ng kalaban. Para ma-save din natin yung front lane natin kung sakaling dying na siya. Okay, so ilagay natin ito sa harapan. Okay. Tapos yung sunod naman na isipin natin is yung pang mid game. So ano yung pwede nating ilagay sa gitna na hindi siya nakaka-affect dun sa long game natin, no? So pwedeng itong bird natin na may Robin o kaya itong bird natin na may The Last One. Pero mas maganda itong may Robin. Ito, ilagay natin siya dito. Okay, tapos ilagay natin to dito. So, sa long game, makakabunot na tayo ng mga revenge card kasi may eliminate na most probably yung front tapos mid lane natin. So, mas malakas na yung The Last One kasi meron siyang bonus damage kapag ito yung huling card na ititira natin, no? So, maganda itong ibon na to for the back lane. Okay, so yun yung para sa positioning ng mga ibon natin. So, next is yung positioning ng mga summons natin. So, may mga positioning din ng mga summons natin based sa gameplay. Okay, so yung unang positioning is yung pwede nating i-protect yung mga ibon natin, no? So, pwedeng ilagay natin yung mga summons natin dito sa gitna. So pwedeng ito, back lane bird natin is lagay natin dito. Tapos dito natin ipepwesto yung mga summons natin. So pwedeng Mavis dito, tsaka Robin. Pwede rin naman dito sa case na to, pwede nating ilagay dito. So ganito yung ginagawa natin, no? Yung ilalagay naman natin dito sa likod is yung Robin sa mid, tapos dito is yung dalawang Mavis natin. Kasi yung Robin is kapag nabato na natin tapos ma-eliminate, hindi matatanggal yung effect niya. So okay lang na ma-eliminate yung Robin. Okay, so yun yung tip number 1, no, para sa positioning. Okay, next. So para makita nyo, punta tayo sa actual gameplay. So sa practice muna para lang ma-explain natin. Okay, for our next tip is nag-iulit tayo ng bagong game, no? So yung tip natin, tip number 2 is damage optimization. So isipin natin kung paano natin mapapatagos yung maximum amount of damage sa susunod na axis. So sa case na to, na-taunt yung nasa likod niya. So ito muna yung titirahin natin. Okay, so bawasan natin siya. Pinakamataas na damage, 80. Okay, 140 na lang yung natira. Pwedeng eggshell. Okay. So dito, pwede nating ibato is the last one o kaya Peacemaker dito para ma-eliminate. Pero mas maganda na Peacemaker muna kasi merong bonus damage itong the last one kapag huling attack card sa kamay natin. Okay, so yun, nakapag-provide tayo ng 127 damage compared dun sa damage ng Peacemaker. So ganun ang mag-optimize ng damage. Okay, our next tip is yung card draw. So sa case na to, ganito. Kapag may nabunot tayong dalawang double talk, no, pwede nating i-double talk yung pinakalikod. Tapos meron tayong Pink Chick. Ito yung gamit ng Pink Chick. Pwede nating ibalik ulit yung isang double talk. Tapos maghanap tayo ng mas mataas na damage. Okay, so napaka-importante ng card draw. Tapos ibato na natin lahat to dun sa harap. Okay, so at least napatulog natin siya. Tapos nakapag-provide tayo ng maximum amount of damage dito sa mid lane niya. Ang next tip natin is disperse damage taken. So nag-iulit tayo ng bagong game. So sa case na to is ito, dying na yung front lane natin, gusto nating i-disperse yung damage na marireceive natin. So imbis na dito titira yung kalaban, meron naman tayong available na eggshell. So pwede nating i-taunt yung eto. Ibabato natin, magkakaroon ng taunt yung back lane natin. Tapos pwede na tayong magbato ng ibang damage cards. Okay, so kung makikita nyo, imbis na ito yung titirahin ng kalaban, itong front lane natin, nakapag-provide tayo ng taunt dito sa likod. So yun, masisave pa natin yung damage ng front lane natin. Next tip natin is card order. So nag-iulit tayo ng bagong laro, no? So dapat, halimbawa is itong itlog natin, ang pinakahuling ito taunt nyo is yung may pinakamaraming HP. So sa case na to, full health pa naman yung mid tapos back natin, pero mas maganda na i-taunt natin is itong back lane. So ang uunahin nating ibabatong eggshell is ito, mid tapos ito, sunod ito. Okay. Mabibigyan ng priority dito is ito, yung pinaka likod na ibon natin. Kasi yun yung pinakahuli nating tinira. So dapat i-consider nyo rin yun na dapat yung pinakahuli nyong ititira is yung may pinakamaraming HP. Okay? For our next tip, double talk target, no? So nag-iulit tayo ng bagong game. So ito is yung paano paggamit sa double talk. So yung double talk, yung ideal na paggamit nito is ibabato natin sa hitter or damage dealer, no? Patutulugin natin. So sa case na to, pwede natin ibato dito sa second, sa mid na axe niya. Tapos bato na lang tayo ng mga damage card dito sa harap.
Okay, so sana may mabunot ulit tayo na double talk. Yun. So eto, meron ulit tayong double talk. Pero sa case na to, eto kasi may tonto yung nasa likod niya. Maganda is meron naman tayong Kestrel. Kasi pag Kestrel, pwede natin siyang i-disarm tas hindi siya magigising kapag pitira tayo ng ibang attack card. So Kestrel. Okay, na-disarm natin siya tas bato na lang tayo ng damage cards. Okay, so ganun. Kapag Kestrel, hindi siya magigising, no? Pero kapag double talk yung ginamit nyo, pag susundan nyo siya ng attack card, magigising yung kalaban. So, dapat i-consider nyo rin yung mga ganong scenario. Okay, so next tip tayo. Our next tip is card synergy. Dapat alam natin yung mga synergy ng mga cards natin, no? So, dito sa deck natin, yung mga nagsisynergize na cards dito is una is yung mga summons natin, dalawang Mavis, tapos yung Robin. Tapos yung sunod na mga cards natin na may synergy is yung Pigeon Post. So, kapag mababato natin yung tatlong Pigeon Post, makakapagbigay tayo ng tatlong curse card dun sa kalaban natin. Okay, tapos yung huling cards natin na may synergy is yung Peacemaker. Okay, so dito sa team natin, merong Peacemaker itong front lane natin. Mouth card ng bird natin, may Peacemaker. Dito naman sa mid lane natin, meron ding Peacemaker. Tapos ganun din sa likod, meron ding Peacemaker itong ear part. Okay, so ano nga ba yung Peacemaker? So yung Peacemaker is eto, apply weak for 2 turns. If target already has weak, deal 15 more damage. Okay, so yung weak is makakapag-provide tayo ng 20% less attack damage sa mga susunod na tira ng lalagyan natin ng weak. Tapos dito sa Peacemaker, kapag meron ng weak yung kalaban, makakapag-provide tayo ng plus 15 bonus damage. So halimbawa, titira tayo ng Peacemaker dito sa front lane natin, tapos susundan natin ng Peacemaker ulit dito sa mid lane natin. So plus 15 na yun, tapos susundan ulit natin ng Peacemaker dito sa likod. So plus 15 ulit yun. So meron tayong plus 30 na attack damage. No? Tapos makakapag-provide pa tayo ng weak kung sakaling hindi pa natin ma-eliminate. So napakalakas nito. Napaka-importante ng mga card synergies. Okay, so for our last tip is Mavis or Robin. So ano bang gagamitin nyo kapag nasa situation kayo na hindi nyo alam kung anong piliin yung summon, Mavis or Robin. Okay, so halimbawa nasa late game na kayo, tapos tatlong cards na lang yung pwede yung iba to. So yung situation na pipiliin nyo is Robin kapag kailangan nyo ng lethal. For example is kapag meron kayong dalawang attack card, tapos kailangan nyo ng 32 damage, kasi yung Robin is makakapag-provide siya ng plus 16 per attack card. So kapag short kayo ng 32 damage, pwede nyo gamitin yung Robin para mabuo nyo yung 32 na lethal damage. So yung situation naman na Mavis yung pipiliin nyo is kapag wala kayong lethal damage, mas maganda na Mavis muna yung piliin nyo kasi makakapag-provide ito ng discount para sa next turn. So halimbawa, kapag yung Robin ang pipiliin nyo, tas meron pang next turn, meron kayong tatlong card na mababato. So 16 times 3 is 48. So hindi pa including doon yung mga revenge card kasi hindi naman madadagdagan ng plus 16 kapag revenge card ang ibabato. Unlike sa Mavis na makakapag-provide ito ng discount sa isang card. So halimbawa, nabunot nyong card is yung post fight, meron na agad kayong 0 cost na 80 damage compared sa 48. O halimbawa, ang nabigyan ng discount is yung revenge card naman, 50 damage pa rin yun compared dun sa 48 damage. Okay, so may mga bonus tips tayo, no? So yung unang bonus tip natin is mindset. Ito ay nag-a-apply sa kahit na anong game, kahit na hindi triple words. Okay, so dapat lagi nating isipin na 50 to 60% win rate ay maganda ng win rate. Sa kahit anong card game, ganun naman yun. 50 to 60% win rate is a good win rate. So dapat hindi lang tayo maging greedy sa wins, no? Kasi marami din naman magagaling na players. Lalong-lalo na dito sa high ranks, no? So kapag 50 to 60% yung win rate natin, goods na yun. Tapos isa pang isipin natin is budget lang yung team natin. Lalong-lalo na yung mga ibon na walang grand mass fan. O kaya Kestrel. Yung unang team natin, kung makita nyo sa mga previous videos natin, budget team lang siya pero pumapalag pa rin siya dito sa top leaderboard. Okay, so mindset lang, mindset. And our last bonus tip is enjoy the game. So enjoy nyo lang yung game, wag kayong papa-stress, no? So kapag nasa 1 na kayo, lose streak, syempre take a break muna. Huwag nyo lang hayaan na mag-tilt kayo kasi nakakasira yun ng game. So enjoyin lang natin yung game. Okay, so yun na yung lahat ng tips na may ibibigay ko. So kung meron pa kayong additional tips is comment nyo lang. So sana may natutunan kayo sa video natin to. Kung may natutunan kayo, please consider to subscribe. So kita-kits tayo sa next video. Bye!